Hello guys, welcome my YouTube channel, Labling de Leon. Makbumukbang tayo ngayon ng paa ng manok. Kasi ang paa ng manok ay maraming benefits sa katawan. Lalo na yung collagen, importante sa atin yan. Mura lang, masarap pa, may sustansya pa. So, nagpabili ako kanina sa asawa ko ng bali kalahati 60 pesos kasi ako lang naman ang kumakain, pero kinakain din naman ng asawa ko yan. Na marami na siyang nakakain ng mga pagkain na ngayon na hindi niya alam, hindi niya nakakain noon, tulad ng tinola. Ayaw niya ng tinola, pero ngayon dahil sa ang dami ko nilalagay na luya at pag ginisa ko ay pinamamantika ako muna para mawala agad, mawala talaga yung lansa. So, nagustuhan niya na yung tinola. At saka itong paa na manok, dati ayaw din niya ito. Dahil sabi ko maraming benefits. Kumakain siya ng isa, dalawa. Ngayon, nakakalima na siya. Parang yung tinola, dati ayaw niya yung sabaw, ayaw niya yung laman. Ayaw niya talaga ng tinola. So, nung nagluto ako, kasi nalalansahan siya sa tinola. So, nagluto ako yung parang yung sabaw niya is sabaw ng bigas na ang kulay. So, nagustuhan niya. Kasi may mga tinola na malabnaw, diba? Pag niluto mo is malabnaw. Nakikita mo naman sa... So, ang ginagawa ko, pinaano ko muna siya. Ginigisa ko muna ng mabuti yung parang... naririnig yung pumuputok-putok na yung So, yun. Nagustuhan yung tinola. So, ngayon, magmukbang tayo ng paa ng manok. Ngayon lang din ako nagluto nito. So, ang lalaki ngayon yung... Nung bumili nga ako nito, sa ihaw-ihaw, ang mahal na. Yung dati, lang to. Ngayon, yung iba 3.20, ngayon 12 isa. So, gluto na lang kayo, adobohin nyo na lang para makatipid kayo. So, ito binili ko. Hala, kain tayo. Habang tayo makain, magkwentuhan tayo. Ang lambot kasi, pinalambot ko talaga. Kumusta naman po yung mga bagyo sa inyo? Kami po ay binaha. Basa lahat. Kasi akala ko, ganun-ganun lang, hindi lalakas. Nung patulog na kami, biglang humangin na at lumakas. Bigla lang talaga. Tama yung sinabi ng balita na dadaan lang, pero mabilis. Kaya dyan ako, bumaba ulit ako. Kasi papag yung higaan ko. Ihi ko, nandan yan, hips pinto, basa na. Tapos maya-maya, bilis. Ay, yung bahay namin, maliit lang yan. Paglabas mo, kalsada na. So, malapit kami kasi sa kalsada. Ay, mababa ang pwesto namin. Ayun. Baha. Ang bilis. Yung dalawang kwarto, buti nakapapag. Pinatong ka lahat. Pati yung rep namin na basa. Electric pan. Mga damit. Pero okay naman. Kaawa ng Diyos, okay naman. Hindi kagaya ng iba na nabaha talaga. Baha talaga sila, kawawa. Kaya, magpapasalamat ito. Ngayon, ganun lang ang nangyari. Hirap na lang. Buti na lang ako may atik. At kinatatakot ko naman sa atik. Matanggal ang bubo. Tanggal ang bubo. Mababasa din dun. Ay, atik kami, pero mga gamit lang nung nakalagay doon. Kasi mainit.
Mainit yung atik. Kaya dun. Pero ngayon, lahat, nilagay ko na. Bibili na lang ako ng tolda. Kung matanggal man ang bubo, hindi mababasa yung mga gamit. Kaya kayo, tips ko lang. Bumili ka na ng tolda. Pag nandiyan na yung ulan, itakit nyo lang, itali nyo. Para hindi siya alil pa rin. Tsaka, ang may pera, paggawa ka ng atik. Hindi lang atik, yung pang patungan, di ba higaan nyo? Parang double deck. May higaan kayong double deck. Ganun. Yung kalahating kwarto nyo, lagyan nyo na parang atik. Mga patungan lang ang importante. Yung mga ano naman, mabibili mo naman yung kung mabasa. Ang importante, mga electric pan, rep, siyempre, mga damit yung bago. Kasi pag nabasa, lalaban nyo. Kapagod. Ako naman, Dora Box lang natin. Ano? Nabasa yung sa ilalim. Yung dalawang dolab. Ano? Tawag doon? Dalawang layer. Tinanggal ko. Pinatong ko doon sa isang Dora Box din. Sa taas. Yan. Yun yung maipapayo ko. Kasi may hirap ng mawala ng gamit. Actually naman ang baha mga lampas baywang, parang lampas ulo. Magpagawa na ko yung double deck lampas ulo. Tapos bili kayo ng tolda, itali nyo doon. Hindi yung mga gamit nyo. Kasi, lumil pa ito ang importante mong gamit. Malikas ka man, magamit ka pa lang. Natutusak sa taas. Ay, maganda rin yung may atik. Maganda rin yung may double deck. Tsaka maganda rin yung maraming sabitan. Magpagawa kayo ng sabitan. Isabit nyo dun sa taas. Itali nyo, buhol nyo, tapos sabit nyo. Kasi hindi na maano yun. Mababasa. Kaya ngayon, lahat ng gamit ko nasa attic na. Doon ko na nilalagay dahil. Mahirap na mawalan ng gamit. Pag mawalan ng gamit, gastos na naman. At sa ngayon, importante, makaipon ng pera. Dahil, importante yung pera. Kami, hindi na mahilig na sa material na bagay. Ipunin natin kung araw-araw na pagkain, araw-araw na pambili ng mga gamot, maintenance, at siyempre, emergency. Yun na ang anuhin nyo. Ang tutukan nyo pag tumatanda na kayo. Ako, ang dami kong gamit. Ang sa tambahay ko, ang dami kong gamit.
Kasi yung kabataan ko, mahilig ako bumili. Tapos, tumanda na ako. Hindi mo nakagamitan niya. Hindi kayo makakaalis. Hindi ka na makakapugporma. Hindi ka na makakapag biyahe. At sa bahay, wala na masyadong bisita. Doon. Dami ko na benta. Mga Dora box, divider, electric pump, upuan. Dami kong upuan. Apat lang kami. Kaya naman, binilita ko na lahat. Dahil naka-stock lang, wala mang bisita, wala mang umuupo. Bawal ang bisita, di ba? Di na gusto yung bisita ngayon. Yan ang payo ko. Mag-ipon. For emergency. Lalo na sa panahon ngayon, wala naman magbibigay. Lalapit ka pa sa gobyerno, siyempre. Mahirap pumila, mahirap maglagat ng papel. Pero kailangan ta, kailangan natin sila. Dahil hindi naman natin kaya na walang tulong. Pero mga simpleng bagay, kailangan natin. Ayun lang ano ko, mapapayo ko. Mag-ipon. Pag-araw-araw na pagkain na hindi natin hihingiin sa kapitbahay. Hindi natin hihiramin. Pambiling bigas. At to go, syempre, magsipag. Hindi yun lang nakatunga nga lang. Nakahihintay sa asawa. Kaya mo naman mag-online. Para yung cellphone mo, mag-online ka. Di ba uso ngayon cellphone? Kung ikaw nanonood, bakit hindi ikaw ang dapat panoorin? Gumawa ka ng YouTube, pagayo ko. Gumawa ka ng TikTok. Pagkakapirahan mo balang araw yun. Yan. Tsaka, mag-online business ka. Kahit tinda mo dyan, ano, yung may income ka bukod sa asawa mo, o di, hindi ka mahirapan. Pero importante, kung maliliit ang mga anak mo, obligado kang bantayan ang anak mo, huwag mong iiwanan na walang kasama. Hindi nakaka-pervis sa kapitbahay, maingay. Yan. Diba? Kung alam mo naman may trabaho ang asawa mo, alagaan mo muna mga anak mo. Pero, yung iba, kahit na maliliit pa sila, marunong din sila ang dumiskarte. Nag-aano lang sila, go online. Halos nakatutok kayo sa cellphone. Mag-angkat kayo. I-message nyo isang nagtitinda. Pwede ba nga ako magtinda dyan sa tinda mo? Papatungan ko. Ah, gustong-gusto na kung ano yun. Post mo lang yung tinda niya. Tapos kukuha ka na sa kanya. Lalo na order. O order lang mo. Diba? Pero ako, tanda na kasi ako. Galing ako sa hirap. Kaya narasan ko. Maliit pa ako. Yung nanay ko, labandera lang. Nabuhay kami sa labandera. Yung tatay ko, gumagawa lang ng mga bangkito. Titinda niya. Pag may ulam na. Yun lang. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa mga nanonood sa YouTube ko, sa TikTok ko. Maraming salamat. Pangalawang channel ko na po ito. Yung una po ay
binenta ko. Nagkapirahan ko na po. Okay, thank you very much sa last support na.